sabi ni Mami. Sabi ko, sige po, sabihin ko po kayo din dyan. Hali, abunuhan niya, Desmin. Oo. Tipad na lang daw saya. Kasi, ano nga daw nila yan, yung taga magkape. Hindi, yung nakausap naman ni Atesmen, sinabihan naman na priority sila ng baka. Sabi ko, Mami, di subukan muna natin. Subukan muna natin. Kailan ba? Zona ng Marcos na yan. Hindi na natin si Baby Darling Vice President. Ay, magkaaway na yun. Tinitira kasi sila eh. Wala pang kasahin sa Pilipinas. Wala. Ano ba naman nagawa ni Marcos? Ay, oh, ganda oh. Hindi ka nagpipicture. My day pa. Wala ko internet. Picture ka lang, internet? May my day. Ayun. Maganda mamaya yung mga magaganda building. Yung, di ba dadaanan natin yung sa May Makati yung takot yung nakagahapon, ano yung ex-batalyon ng ano, Vice Gandap. Takot yung mo trending, ang haba ng pila ng Vice Ganda. Pelikula? Hindi, yung bar niya. Yung ano? Yung bar, yung comedy bar. Oo. Daming tao! Eh, Mami, doon naman kasi galing yung mga yan. Kaya nga, ex-batalyon, walang ginawa mo. Dapat po pag ginawa ni Bayo. Eh, kasi nga, di ba, pandem. Bawat. Siguro, saka umunitin siya ng ano. Parang SM. Alam mo yung SM, Mami? Oo. Parang SM. Kung saan may SM, dapat meron siyang gano'n. Eh, bago pa lang eh. Tsaka, ano pa siya, siyempre, siguro, malaki siguro kung ito. Kasi, pag hindi na si Kenshin, lahat na. Ang lagi pa doon si Boy. May entrance. Sabi nga, tapos may cocktail, ano, may libre. Samantalang nung kami ni La Rosie, nagbayad kami 350, parang concert niya eh. Freestyle. Dito sa malapit kila to. Ang dati, ang kapal lang, ano ka naman. Dalawang oras yun, concert sa ng mga ano dati, sila Anton Diba, na andon, sama-sama sila Tuesday. Pwede kong boy si Chocolate, hindi si Chocolate kasama din. Hmm. Yeah. Sila, nakapunta tayo sa Las Piñas. Sila Chad Finner, sila... Magaling yun si Chad. Yeah, as for Chad yun. Tsaka si... Sama to? Kung ba nag-andon? Sila Nora, yung Nora, yung naman yan. Lahat na magagaling na comedian, nando. Oo, oh, hindi pala tayo nagpaas. Para iisa, no? Ang pagkulay. Tapos makatanong mo.
Bahay, malam eh. Ano ah? So good. Kalo, pag ano to, pag pineapple. Automatic na large. Kaya nga. Kaya ba? Mami, pag tapos na ako mag-charge, ikaw naman. Ha? Pinag-iwalay ko yung ano, nasisiro, hindi nakakapag-record. Pag magkasama yung ano, yun, ilagay ko doon. Si Francis ni Wiwi ayaw na simula nung nanon sa Korean. Tulog kami para mamaya sa ayan o, pagka picture mo sa building, tulog ka na. Oo. Uy, ang bilis nyo, 80 na nga ako. Tsenta nga lang, ayun o. Umuwi sila ko yun, sila lang ni Ate Abik. Oo. Yun, walang problema doon. Malalaki na ang anak naman. May asawa na nga yun siya. May jowa pa. Mga anak natin, yun. Alagayin pa. Alagayin pa. Kaya buti na lang. Sabihin mo si ate mo, no? Tignan siya. Kailan ang birthday ni Ryan? Sa Biyernes. Nasaan na yun?
saan? Kaya lang si nanay daw niya, ano, sabi, wag ka na mag-engineer, mag-IT ka na lang, lahat tayong pera. Sabi ko kayo. Sabi, like, wala pang pera niya sila, Kuya Dennis, ha, engineer. Ito ba? Ay ko, eh kasi gawa ni, ng mga kuya niya, sabi ko, gawa ng mga libro, ganyan. Hmm. So, yun ang mga, yun ang mga nagpa-aral na kay Kuya Dennis, so, hindi naman nanay niya. Eh, kung ano yung mga gamit ng mga kapatid niya, yun, sinasambot ako yun. Hmm. Kaya napa-engineer ako. Kasama na rin niya yung mga libro. Kaya sabi niya, oh, gusto ko engineering, sabi niya, hindi no, kaya wala kami pera. Oh, si Onat, engineer din yan, third year, hindi niya tinapos. Sayang. Sayang, ah. Oh, third year college yan. Mm. Sa, ano, sa perpetual. Sayang. Sayang, hindi tinapos, sayang. Ayan, dito na tayo sa Makati. Yan ang mga building. Diyan kay Genret. Hmm. Yung ano yun yung educational pro-life. Hmm. Yun. Hihiramin ni... Buti nakakabayad pa si Uchido sa pro-life niya. Kaya ako... Pero pa siya. 153 yata sa 25. Hindi yata alam niya na yung 15. Kailangan niyo yun? Kasi ayaw na daw niyo kasi ang dami daw nilang bayarin. Parang savings mo yun eh. Oh, ngayon, ang mahal na. 2.5 na. Inaalok ako nung... Ah, oh, klase mo. Yung kaklase ko, yung si Michael. Kasi silang dalawa nung asawa niya, nakuprolife. Kung nako, Ken, naka-ano na kami. Sabi ko, huli ka na. Oo. Kami ng mga ate ko, si Arnel, si Arnel nga, tinutuloy eh. Ganda kasi yan. Kaya ngayon. Uy, oo, sabi niya, lalo na tayo, mga na-edad tayo, siyempre, kailangan natin ng insurance. Ikaw, oo nga. Ilang taon ka nun, nung kimuha ka? Ilang taon na ba tayo nagumulong? Oh, di ko nga alam eh. Basta sabi 56 daw eh, pwede na ako mag, ano eh. Kukunti na mo.
di ba magkano yung tubo na ina natin dati? 14. Ito mo, 14. Pwede mo naman daw yung in-withdraw. Biskot mo, in-withdraw. Pakahirap ka pa. Hindi, 14 ang tubo, pero yung pugunan kaya mo, nasa 100 na pagigit. Dapat lagi ganito dito, walang sakya, no? No? Mahaba lang, pero walang traffic. Hindi mo mamimiss yung bus signs. Wala kaya ano, automatic, automatic na kinakanta sa BPI? Oo, pero nung ulo ko, pinupoto ako. Pati nga si ano eh, si May nalo ko niya ko. Ako, naunahin pa kami. Teka, teka, may part-time si May. Di ba teacher yan? Oo. May part-time. Oo. Diyan ko mo, sa akin. Eh, May. Ibig sabihin si May na nagbabayad. Mahal na ngayon ng ano, ang hulo, 2.5 na. Sige ko, maswerte pa tayo sa 1.5. Para sa bahay mo sa Santo Tomas? Oo. Lahat yung milyon, naging isang milyon. Kahit kasi menta eh, nag-aalok din eh. Oo. Oh. Kaya nang kumuha daw sila. Oo, oh, meron na kami nga, 1.5 lang yung amin. Talaga? Kasi daw yung kasama niya yata sa ano, gaganoon. Hindi, meron na kami. 1.5 lang kami. Oh, talaga nga, oo. Oh. Ah, kay Mengay, 2.5? 2.5 na talaga. Kahit kay May? Mm-hmm. Okay. At kahit doon sa nangyayon sa kaibigan yung back, ano? Kahit, yun ang day, 2.5 na. Yun, 1.5 mo? Oo, sabi ko, sabi ko kung 1.5 lang hulog ko dyan dahil. Mm-hmm. Ay, naswerte ka. Ako, nga eh. Maganda yun. Kaya mo, pag may nagano, ano siya, return ko sa'yo. So, mabigat na yung 1.25. Bigot! Ang sa 2.5. Doblehin mo to. Tapos makikita mo puro ganyan, no, building. Nung punta kami ng China, di ba? Yeah. Ganito mga kalsada. Kaso, doblehin mo to. Kung ito'y tatlo, anim doon. Iba yung sa kabila. Grabe yung laki doon. Grabe yung laki doon. Sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan, isinusuko natin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Panliligtas. Hinihiling namin na iyong bantayan at pamalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan. Ako sa ilaw na yan. Kami sa ilaw na kasamaan at kapahamakan. Naway kami morning, sun. Yung nakainom ng Colombiernes, wala si Mel. Yun yung nakita natin sa ano, Tita Juice, yung mga Thunders. Taga Bel Air, tapos taga Caceres. Sobrang yaman nun, wala nang ano.
ng... Ba't nga ang Pilipinas, hindi mag-deal mo? Puro kurakot kasi. Na lang ba rito? Ba't ang bagal nito? 60? 60? Oo nga. Sorry. 60 na lang pala. But si Serbi. Siguro kaya nagmi-minore, marami nang uhuli dito. Kala ko Asian Medical, Ace pala, Ace Medical. Ano yung private, ano yun? Oo. Bakit na yung dyan sa may, ano, may halter sa med mo? Bakit na yung... Pero convenient sa atin, malapit eh. Kung siya pag lumindo, lol, lalaki. Pero ano na daw yan? SMDC. Protektado na yan ng ano, lindo. Parang magsuswing lang daw. Lalo. Kahit na, imatay ka sa takot. Parang meron silang spring. Eh, buti kung ikaw meron eh, yung iba kung wala. Ibabangga din sa'yo, tama. Yeah, maganda rin dyan. Nung nag-aaral ako, napunta ako dyan. SM City, Santa Mesa. Matagal na rin niya. Hulay blue, no? SMDC, no? So, sobrang yaman yan na ginawa. Lalong yumaman. Ano na, kondo na ginawa. Oo. Ito mo, isang ganyan, milyon. Thank you.
ang kahalagahan ng pakikinig sa mga weather report, mga kapulo. Napaka-importante yun. Lalo tayo daw sa dito pa, sa ating bansa. Kaya talaga pag akala may normal na ulan, eh, matitibuhos na agad na nararamdaman. Manong Balik! At hindi nga po niya, nasa 129,951 na mga individual o 26,801 na pamilya ang naapektuhan po na matinding pagbaha sa Mindanao bungso ng mga pagulandalan ng Intertropical Convergence Zone o IPCC. Ayon sa DSWD Disaster Response Management mula ito sa 150 barangay mula Region 6, Region 9, 11, 12 at sa BARM sa mga naapektuhan 2,479 na mga individual o 498 na pamilya ang nananatili sa mga evacuation center, mga kapuso. Manong Balita! Ibang minuto, mga lipa. 164. 500 na. Mausap po natin ang nakapagsalita spokesperson ng West National Task Force at West Philippine Sea and Philippine Navy. 500. Ay, nako. Magandang umaga sa iyo. Bakit? Umahal ng tulgi. Dalawang Alfonso na. Aba, 300, di dalawang Alfonso na. Pag-asa kanina na may mga LPA at isa sa mga naapektuhan ngayon dahil yan ay malapit-lapit sa Vietnam ay ang Palawan. Kumusta naman ba ngayon, Rear Admiral Jimenez, sir? Oo, alam mo naman, eh, pag nagitong panahon, eh, yung dagat natin, eh, medyo, ano, medyo magulong. So, tumatay, may tinamatak na yung ating mga bago, na kung kailan magulungan sa atin, eh, dagat na mga kalayakan. Medyo masama talaga ang dagat doon, pag tinamahan na masamang panahon. Hilo ako? Oo, paikuti-ikuti. Paikuti-ikuti. Nararamdaman natin kung gano'n ko kabisi, kaabala ang Philippine Navy, pati na rin po Philippine Coast Guard, dahil noong July 12, eh, ating inilala yung July 12, 2016 arbitral ruling sa Lahi na nagbigay ho ng magandang desisyon sa Pilipinas. Bukod na lang, of course, hindi magandang balita sa China at sa mga pro-China ng mga Pilipino. Pero ano ba ang naging sitwasyon niya? Nung balita ako sa Palawan, eh, parang meron mga ginagawang may plano gawing misto ng piyesta ng July 12, relatoran. Oo, alam mo, okay, July 12, no? Ito yung anniversary ng pag-decision ng ating UN Arbitral Tribunal na naitos na walang visa. Ito ay magandang maalala natin tuwing taon, tuwing July 12, sa pangat ito ay nagbigay ng tibay sa batas internasyonal. At yan ay pumapaling sa atin at mga pinawalang visa ngayong 9 of 10 dash 9. Sa Palawan naman, magkaya naman yung ating mga tropa doon, pataas ang moral sa pangatakit na nila suporta ng taong bayan at ang ating gobyerno lalong-lalo na nakagla mga sakripisyo. Correct. Sa ano, pagdating niyo mo sa Pinayag, malaman lang natin, Admiral, kasi alam natin, kayo may mga informasyon kayo, lalo hindi lang sa mga barkong ng Navy, both Philippines and China, kundi pati na rin po yung mga commercial vessel na dumaraan po dyan, yes, sa mga disputed areas na sa bagay hindi naman may tutunod disputed kasi China na naman ang hindi naniniwala eh. Dahil yung ibang mga bansa sa buong mundo, pati ho ang Pilipinas, malinaw ang desisyon ng UN Arbitral Tribunal. Ulitin ko, of course, bukod sa China at mga pro-China na mga Pilipino. Pero may mga pagkakataon pala, Rear Admiral, mula nung nilabas ang 2016 ruling na yan ng UN Arbitral Tribunal, maging yung mga commercial vessel, barko patikman ng ibang mga bansa na dumadaan dyan sa international lane na yan, ay ginagamit ang ruling pag sila ay kinikwestiyon o niraradyohan ng mga barko ng China. Tama ba yun, Rear Admiral? Tama yun. Pwede, ano pa ba yun? Sabi na ang pag-in nila. Sapagkat ang China naman, kung hindi dadaan malapit sa mga lugar nila, contested area na sabi na nila, hindi siya kung...